Sige, saktan mo ko ulit. Sisigaw ako dito para marinig ni Maria Clara ang sinisilipan mo siya. Bakit hindi niyo po kasama ang Padre Damaso? Siya nagpapagaling pa ng kanyang mga pinsala ng katawan pagkatapos ang pagbuhatan ng kamay ng isang diablong tulisan. Si Jama Elias. Kilala ka na ng mga praile. Batid kong ikaw ay hahanapin at parurusahan, lalo na sa ginawa mo sa praile. Kaya makakabuti kung sumapi ka na sa aming pangkat. Maaari mong isama si Salome sa ating pangkat. Sisirain ko maging ang buhay niya? Kung hindi magkakasundo ang dalawang nag-iibigan, wala rin doon ang tunay na pag-ibig, Elias. Hindi ba? Sinikil ang mga babae. Ginawang gaya mo, Maria Clara, na sunod-sunuran na lang. Huwag na wag mo yung ipaparinig sa mga fraile. At baka ikaw ay maakusahan na tagapalaganap ng mga kaisipang taliwas sa itinuturo ng Biblia. Yan ay kaisipang obsolete na. Hindi lang kakaiba ang iyong pananalita, ang iyong kilos, pero pati na rin ang iyong pag-iisip. Saan ka ba talaga nagmula? Amigo, tila mabibigo ka sa pangarap mong ay tayo ang eskwalahan. Eh sinungaling naman yung Rueda. Pinaburan na ng Kapitolyo ang proyekto kong paaralan. Wala na talaga makakabigil pa sa mga pangarap mo. Ang tagumpay mo ay ang tagumpay ng kabataan ng San Diego. Ano at naglalaro kayo ng Rueda de la Fortuna? Ang hula ay may kasangkapan ng mga Diablo. Ganun ba kababaw ang inyong pananampalataya sa Diyos? Tama na, Padre! Masyado ka na mapanakit! Ang tinuturo sa Biblia, dapat parusahan ang mga eretika. Kaya dapat sa muher na ito, parusahan! Para magtanda at para maligtas sa impyerno. Bitawan mo ko. Padre, lo siento. Sadyang matalas lang magsalita sa binibining Clay. Ngunit isa siyang mabuting babae. Kahit madalas ay nakakayaman. Padre, nakikiusap ako na maaari bang bitawan mo ang aking kaibigan? Sueltala, por favor. Isang erehe tinuturing ang nagpoprotekta sa isang erehe din. Nais mo bang maparatangan gaya ng iyong ama, Crisostomo Ibarra? Padre, nakatitiyak ako na hindi erehe si Crisostomo at Fidel. At pag-isip ni Meaning Clay, nabatid kong may takot din sa Diyos. Sa katunayan nga ako ay lagi niya akong kasamang magdasal at magdobena. Maging ako, higit kanino man, ay nakatitiyak na siya, ay may pananalig at may takot sa Panginoong Diyos. Hindi ba, Tia Isabel? Siyang tunay, Padre. Kaya, Padre, mahal kong kurang. Nakikiusap ko ako na sana ho ay bitawan niyo at patawarin niyo ang aking mga kaibigan. Ah! Bueno. Ayoko nang maulit na sumasagot ka sa akin. Talagang idinamay mo pa ang iba sa galit ng fraile. Magpasalamat ka at ipinagtanggol ka ni Maria dahil kung hindi, ngayon palang kinakaladkad ka na at maaaring ipakulong. Ayus-ayusin mo nga yung pagkilos mo at pananalita para hindi ka napapahamak. Ayaw na naming madamay sa mga gulo mo. Halika na, Maria. Umuwi na tayo. Pero tiya, por favor. Patawad, Crisostomo. Ngunit talagang sumasakit na ang ulo ko sa gulo ng araw na ito. Maria, halika na't umuwi na tayo.
Lo siento. Patawarin niyo po ako, sir. Pero maraming salamat sa pagtatanggol niyo sa akin. Tama si Tia Isabel, Miss Clay. Hindi dapat natin ginagalit ng mga fraile. Batid mo naman kung ano ang nangyari sa aking ama, hindi ba? Kaya't utang na loob. Mari bang itigil mo muna ang paglikha ng gulo dito sa San Diego? Para sa mga luha mo. Ngunit bawal sa sipon at uhog, ah. Wala ka bang dagdag hanas para sa akin? Dagdag ano ka mo? Hindi mo ba ako sasermonan? Katulad ng ginawa nung amigo mo na kulang na lang ipalamon ako sa lupa. Bakit? Hindi pa ba sapat ang isang sermon ng isang fraile at ng isang hindi? Mali ba ako? At di ba si Padre Salvi naman yung mali kanina? Oo. Ngunit, wala naman kasi tayong laban sa kanya. Ganyan pa man, ay lumalaban ka pa rin kahit batid mong wala kang laban. Ni Bining Clay, tunay kang naiiba sa lahat ng mga babaeng nakilala ko na. Bueno, dinibining light. Tayo na. Dito na muna ako, susunod na lang ako. Ang tanging may ipapayo ko sa iyo, Senyor Crisostomo Ibarra, ay mag-ingat ka sa iyong mga kinakaibigan. Pagkat sila pa ang maaari maging sanhi ng iyong kapahamakan. Tatandaan ko po, Fraile. Maraming salamat. Uminom tayo, Don Filippo. Salud. Senyor Fidel, halika't uminom tayo ng basil. Umahimik ang lahat! Quietos todos! Paputukan ang sino mang kumilos! Sarhento, hindi atang tamang pinagbabantaan mo ang kura ng bayan na ito. Ipagpaumanhin ninyo kura, subalit hindi kayo ang pakay namin dito. Kung gayon ay ano po ang inyong pakay? Ilabas ninyo ngayon din ang kriminal na si Ilyas. At may natanggap akong ulat na siya umano ang inyong piloto ng bangka kanina. At nagtangka para hulihin ang buhaya. Ang pilotong lumapastangan kay Padre Damaso.
isang kriminal ang piloto? Isang tunay. Mabuti pa eh. Mauna ka na sa iyong tahanan. Ako'y mangangaso upang masarap ang ating hapunan. Hula ko'y mainit na sabaw ang iyong nais para mamaya. Ako'y mangunguhan ng mga talbos at maraming maraming sili. Hintayin mo na lamang ako. Mag-ingat ka, mahal ko. Sabi ko pa lamang sa iyo, Krisostomo. Sarhento, hindi namin batid na Elias ang pangalan ng aming piloto kanina. Ngunit marahil ay nagkakamali kayo na isa siyang kriminal. Sa katunayan na may bago na naman siya pinagbuhatan ng kamay. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kayo tumatanggap ng mga tauhang may masamang pangalan, Ginoong Krisostomo Ibarra. Paumanhin po, Sarhento, ngunit hindi namin alam na siya si Elias na inyong pinag-aanap. Elias? Elias ang pangalan ng bangkero? Eh, kasi nga, di ba? Yan ang gusto ng lola mo. Eh, hindi ba nga ang kapatid mo, Elias? Kuya! Ay, sorry. Paumanhin. Mag-iingat ka, Binibini. Maagayan niyo po kapatahang kailangan ng ating bayan. May sapat na malasakit sa kanyang kapwa. Kaya't handang isantabi ang sariling kaligtasan para sa iba. Ano bang pangalan mo? Siya si Elias. Kanina lamang ay nandito ang inyong alferez. At wala man siyang nabanggit na ang piloto palang aming kasama ay isang kriminal. Halugugin ng kagubatan! Hanapin si Elias at takbin! Sulong! Si, Senyor. Rapido. Si Binibining Clay nasan? Bakit wala po siya dito? Elias? Paano? Alam mo ang aking pangalan? Elias, dumating ang sarhento at ang mga gwardiya sibil. Kinahanap ka. Tinawag ka pa ngang kriminal. Kriminal? Sa mata ng mga may kapangyarihan, ako ang kriminal. Pero sila ang tunay. At matagal na sila nag-aasig ng krimen dito sa ating bayan. Okay, okay. Alam ko. Kalma. Huwag ka mag-alala. Naniniwala naman ako ng mabuti kang tao. Sa'yo nga pinangalan ng kapatid ko eh. Elias. Bigla ko tuloy siyang namiss. Anyway, enough of this melodrama. Wala na tayong oras. Andito na sila kaya anytime matutuntun ka na nila. Hindi ko lubos na maunawaan ang iyong sinasabi, ngunit maraming salamat sa iyo. Against Nai! Sir! Bubbles! Diyan na sila! Sige na, tumakas ka na! Uy, ako! Una, Chica! Ato, Ay! Sandali! Andeng? Senyor? Nasilayan mo ba si Binibining Clay? Hindi po, Senyor Krisostomo.
Kanina ko pa nga po hinahanap upang tulungan ako sa mga gamit namin nang maiuwi na. Senyor. Nasaan na kaya yun? Aray! Aray! Binibining Clay! Bakit ka pa sumunod sa akin? Sorry, natarantan na kasi ako eh. At bakit mo nang sapin ang isa mong paa? Eh, nahubad kasi kanina. Hindi ko na mabalikan kasi malapit na yung mga gwardiya sibil. Binibining, pakiusap. Bumalik ka na kay Senyor Ibarra. Ngayon din. Eh, o sige, pero mag-iingat ka ha. Mag-iingat ka rin. Sige. Tumuloy ka na. Sige. Ano, nahanap niyo ba ang kriminal? No, Kura. Palagay namin may nagpataka sa kanya. Yan, sir? Marahil lang may-ari ng sapin sa paa na ito. Ano, hindi niyo ba natuntun ang kriminal? No, Kura. Palagay namin may nagpataka sa kanya. Marahil lang may-ari ng sapin sa paa na ito. Sir! Ano pong ginagawa niyo dito? At saka bakit dyan kayo nakaupo? Ayaw niyo doon? Alam ko na. Mismo ako, no? Sir naman. Si Maria? Wala po. Umalis. Kasama ni Tia Isabel. Ganun ba? Bueno. Ako lamang ay dumaan dito para sana ibigay itong mga regalong binili ko para sa inyo ni Maria. Sa amin? Tigi isang pares kayo. Ito ay para kay Maria. At ito naman ay para sa iyo. Sir, ano pa ito? Ganito! Salamat po. Kanino naman kaya ang tsinelas na yan? Miss Clay. Ikaw. Ikaw na naman. Ikaw ba ang filibustera na nagpataka sa kriminal? Sa'yo ba itong tsinelas na ito? Magsalita ka, muhir! Tama ka, padre. Akin to. Bueno, hulihin siya. Ah, sandali, sandali! Pero hindi ko alam ang sinasabi niyo. Hindi ko pinatakas ang piloto. Eh kung gayon, anong ginagawa ng tsinelas mo?
May humabol po sa akin, baboy Ramo. Kaya tumakbo ako na mabilis at naiwan ko yung tsinelas ko. Ano ginagawa mo doon, Adela? Sabihin mo sa akin yun. Paumanhin. Nakakahiyang sabihin. Sabihin mo na! Jumejebs ako! Anong jumejebs? Dumumi. Hindi ko na po kasi talaga kaya. Ako ba'y pinagluloloko mo? Hindi po. Diyos mio! Pasensya na ho. Mukhang may natira pa. Maledukada. Sir, galit po ba kayo sa akin? Ako nga ay iyong tapatin. Tunay ba ang iyong mga sinabi sa fraile kanina? O baka naman tama ang hinala niya na pinatakas mo nga si Elias. Tama po siya. Ano ka ba naman binibining, Clay? Talaga bang libangan mo nang pumasok sa panganib at gulo? Eh, hindi kaya ng konsensya kung may taong napapahamak eh. Kahit ikapapahamak mo rin ito. Bakit, sir? Eh, di ba yun din naman ang gagawin mo? Sa taong alam mong mapapahamak, di ba tutulungan mo rin naman? O huwag niyong sabihin pati kayo natatakot sa mga makapangyarihan. Siya yung ketongi na nakatira doon sa libingan ng mga intsik. Pansamantala muna ako sasama sa pangkat mo siya. Kaya hindi muna ako uwi dito. Mamarayan na babalik pa. Ito natin sayangin ang nalalabing oras na tayo ay magkasama. May napanood ako somewhere. Na-quote doon yung sinabi ni Edmund Burke. Huwag nyo nang alamin kung sino siya kasi kahit ako hindi ko siya kilala. That the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.